Hello! Magandang araw sa inyong lahat. So guys, ito pag-uusapan natin no, about dun sa scandal na nangyari sa Showtime. No? Bakit nga ba? Bakit binawi ni Vice Ganda ang pagsusori doon sa tawag dito kay Axel na nanghanakaw daw ng halik? No? So ngayon guys, pag-uusapan po natin yan. Ano po ba ang katotohanan ng dyan? Bakit po ba binawi ni Vice Ganda yung pagsusori na yan? Di ba guys? So, marami kasi ang naintriga. Ang sinasabi kasi ng iba na keso, gano'n na ba daw kataas si Vice Ganda? At hindi na daw kaya magpakumbaba? Yung mga gano'n. Guys, hindi po gagawa si Vice Ganda nang alam niya na ikasisira. So, ayaw nga po, no? Nakagawa nga po siya ng ikasisira. Pero, magkaka-warning po siya or yung Showtime, no? Madadamay po yung mga kasamahan niya. If ever na panindigan niya na nagkamali talaga siya. Kasi po, ganito po yan, no? Once na nagkamali po ang pag-hosting, halimbawa po yung ganun pong scandal na nangyari, di ba? So, automatically po yung guys, kasi marami ang nanood nun. So, nabas po yung lalaki, yung Axel. At there's possibility, no, na mag-complain yung lalaki, lalo na yung family noon. Dahil pag nabas po na nabas yun, at sunod-sunod ang pagbabas, at ganun-ganun sinabi, dahil kay Vice, dahil sa pananalita niyang yun, automatic po talaga magko-complain po yon, at hindi lang po yung baka hindi lang yung Axel, no, at may posibilidad po madadamay at damay-damay na po yan, so magduluktong-luktong. So ang reason po talaga sa akin ha, ito lang po ang aking palagay, paki-comment nyo kung mali po ko, hindi ko basta ito lang po ang aking pakilagay, ito lang po ang aking pakiramdam na kung bakit si Vice Ganda ay binawi niya yung pagsusori. So, ganito po yan eh. 1 plus 1 equals 2 lang naman yan. No? May posibilidad po kasi na pag nakitaan ng MTRCB na nagkamali talaga, which is aminado si Vice Ganda at nagingi siya ng sorry, automatic po yun. Magkakaroon sila ng tinatawag na warning. Ganun po yun. Pag ang isang host ng isang show ay medyo lumabag dahil sa pagsasalita. Kasi nangyari na po yung before sa kanila. Sa isang, tawag dito, sa dati nilang bahay. No? Na nagka-ipit-ipit na sila dahil nga po doon sa mga action and words, yung mga ganun. Yun nga po, napaka-anong nga po noon, napaka-sero ng MTRCB. Kasi sinisili po ng sinisili po talaga yan. Yung mga action, yung mga pronouns, yung pananalita. Diba? Yung mga ganun po, talagang restricted po talaga yan. So, yung ginawa po ni Vice Ganda na ganun, na nagsalita siya ng gano'n na parang totally naharas yung lalaki, na parang nagsalita siya na parang may ginawa yung lalaki na masama, which is beso-beso lang naman at shake hand lang naman, which is nagsalita siya na pwede kang idemanda. So ano po yun, nakakatawag dito, kakaharas po yun, parang harassment na rin yun eh. Tawag dito, parang yung lalaki kasi nabas dun eh, diba? So which is humingi kagad siya ng sorry. Pero, anong nangyari po, sa paghingi niya ng sorry ng ganon, na nagkamali siya, meron nag-advise ata sa kanya, hindi natin alam, doon sa Showtime, or yung tinatawag na advisor nila, o yung management nila, na ganito ganyan, na pag ganyang humingi ka ng sorry, at nag-public apology ka, meaning to say, nakagawa ka ng pagkakamali. At pag ganun po talaga, pag nagkagawa ka ng pagkakamali, aminado ka, nakagawa ka ng pagkakamali in public, di ba? In national TV, ang mangyayari po talaga, magbibitaw po ng restricted ang MTRCB. Kasi ganun po talaga ang rules sa MTRCB. Once na nakasakit ka, naka-offend ka, di ba, ng ganun, dahil sa pag-host mo, mare-restricted ka po noon. Violation po yun. Kami nga rin po dito sa ano eh, sa tawag nito sa Facebook, di ba, ganun yun. Di ba, pag nagsasalita ka ng mga bawal o nakasakit ka, di ba, yung mga ganun. Ano po yun? Restricted po yun. So, there's possibility na ma-restricted po sila. At that's why, no, yung ginawa po ni Vice Ganda na pagbabawi doon, no, sa pagsasorry niya, eh, nangangahulugan na si pinapalabas nila na hindi siya nagkamali. At sinang-ayunan o sinakyan na lang din ng mga co-host niya.
ng mga staff, no, ng mga nakapaligsay niyan, the rest na na sumakay na lang din sa kanya para at least po, kasi pag pinanindigan niya po yung pag-sorry na yon, which is kahit gusto po ni Vice Ganda na mag-sorry, eh hindi nga po pwede kasi mare-restricted sila at magkakaroon po sila na tinatawag na warning. So, pag may warning, lalo pa kalilipat GMA na sila, di ba? So, yun doon nga sa dating estasyon, di ba, nagka-warning sila, di ba? Tapos, ngayon sa GMA, ingatan nila. Siguro, yun ang pinirma nila kontrata na pag nagkaroon ng violation or tawag dito warning, no, yung pinirma ng ganyan-ganyan. So, mapuporpidid siya ata yung kontrata or something like that. So, we don't know yet, no? Pero, parang ganun po yun. So, kasi may pinipirma sila kontrata dyan, eh. Or hindi natin alam kung hanggang December lang sila, kung totoo yung sinasabi ni Christy Fermin, no? Hanggang December lang sila, which is under observation sila. So pag nakagawa sila ng any violation doon sa kontrata na magkaroon sila ng tinatawag na restricted sa NTRC, may posibilidad po na hindi na magpapatuloy yung tinatawag siguro na kontrata. Parang ganon. So yun po, hindi nila ma-explain, pero hindi naman tanga yung manonood. At alam ko yung ibang manonood dito, ibang mga followers ni Vice Ganda, followers ng Showtime, intindi yon. Pero yung ibang mga vlogger, so binabas si Vice Ganda na ganun-ganun, malaki daw ulo ni Vice Ganda, so hindi daw marunong pa. May dahilan po si Vice Ganda kung bakit ginawa niya yon. Huwag po kayo mag-iisip ng ganun. Although, yung iba, hindi na intindihan, no? Ine-exaggerated nila yung paghingi o pagbawi ng sorry ni Vice Ganda in public. So, may dahilan po yon. Kung pag tutuktong-tuktong ninyo, pagtatagpi-tagpi nyo ang istorya at ang pangyayari, yun po yun. Yun na ang dahilan. Kaya, kung ako sa inyo, yung ibang mga hindi nakakaintindi rito, na ganun po yun, may posibilidad po na ma-restricted po sila kapag hindi niya binawi yun. Kasi meaning to say, pag ano na yun, sa, kumbaga sa korte, nanggaling sa bibig mo na eh, tapos binawi mo. Which is, siguro yun. Tapos meron pang video na pinapakita sila, or dito, yung kumakalat ngayon na video na nagsasalita or umiiyak ata yung tinatawag na Christine. Na kausap ng staff ng Showtime, na ganun-ganun. So, nag-uusap sila, conversation. So, ewan ko, napapanood yun na naman, di ba, yung mga conversation ng staff ng Showtime at saka ni Christine, na umiyak si Christine. Which is, ang nagpakita nun ay yung friend ata ng Christine. So, bawal daw yun ipakita, pero pinakita. So, hindi natin alam kung anong dahilan nila doon. So, yun po yun. At parang napupwersa ata o naiipit po ata si Christine sa parang dalawang batong nag-uumpugan. Kasi dinidepensa niya si Axel, yung lalaki, which is, siyempre, nababas din siya dahil sa ginawang ganun ni Christine na parang minasama niya yung pagbesin ng Axel, eh nabas siya. No, nabas siya or something na naartihan, ganun-ganun, marami sinasabi. Tapos nung binawi niya yung ganun, nagsalita siya sa TikTok na ganito ganyan, na hindi naman siya na-open. So, ang naipit naman yung Showtime, kasi si Vice Ganda, kasi si parang napasinong ng ngalingan niya yung salita ni Vice Ganda. Diba? Ganun yun eh, nag-ipit-ipit eh. Parang, kumbaga ano, parang nagsanga-sanga at nagkaroon ng ipit-ipit ipit-ipit scenario, 'di ba? Yung mga ganung eksena. So, alam nyo guys, yung pangyayari na 'yan, lesson to learn po 'yan, no? Lesson, unang-una po, lesson to learn yan kay Vice Ganda. Na kasi minsan merong kasi si Vice Ganda na minsan meron siyang nagsasalita siya ng alam mo ba, yung masyado siyang bulusok, pabulusok speed. Kumbaga sa sakya masyado siyang overspeeding. Diba? Yung mga ganit sena. Na minsan sa sobrang talino niya, sa sobrang explanation niya, parang ano na eh, parang nalalaglag na. Diba? Parang ito, wala na sa hulog. Alam nyo guys, nangyayari din niya sa akin. Pag sobra akong mag-explain or sobra akong tawag dito yung magpaliwanag sa tao, minsan nawawala na rin ako sa ulo. Parang ganoon nangyari kay Vice Ganda, no? Na overconfident siya sa pag-explain, na overconfident siya or na exaggerated niya yung nakikita niya, parang ganoon, di ba? Which ano lang naman tawag dito, parang ganoon po ang nangyari kay Vice Ganda. Pero sa isang banda, yun po ang nakasama sa kanya, kasi nga
sa totoo lang, marami rin naman kasi ang senaryo na minsan nagagawa ni Vice ganda yung ganyan. No? Hindi natin alam kung bakit gumawa ng eksena ng ganyan si Vice. Ginawa niya ba ito dahil para mag-trending? Kasi para matabunan nga naman kung lagi na lang diwata na diwata yung mga ganyan eksena. Kasi alam nyo guys, sa social media o sa showbiz, alam nyo guys, no, sa isang banda, sa showbiz o social media, tabunan lang yan o gawaan ng eksena para pag-usapan. Katulad ako, no, hindi nga lang ako napapansin, no, na gagawa ka ng eksena. So hindi natin alam kung yun ang dahilan ni Vice Ganda, no. Hindi natin alam kung meron silang pag-uusap, no, ng senaryo na ganito ganyan o gawa tayong eksena, ganito ganun. Ako kasi yun ang aking basa, eh. Yun ang aking review at yun ang aking pakiramdam na ganun mangyayari. Kasi alam mo, talino si Vice at alam niya yung ginagawa niya. Alam niya kung paano ito palabasin, di ba, yung mga gano'ng eksena. Kaya hindi natin alam kung ginawa ba ito ni Vice para at least magkaroon lang siya tinatawag na mag-usap na naman. Kasi pag ganun po talaga sa showbiz, kailangan gagawa at gagawa ka ng ingay parate para at least hindi ka yung tinatawag na matabunan, di ba, sa news. Lalo na ngayon na laging trending si Diwata. So lagi na lang siyang napapanood sa social media. So hindi natin alam kung ginawa ba yun ni Vice para magkaganon. So, 'di ba? Yung mga ganung scenario at hindi naman din natin alam kung yun ay eksena lang or scripted, yung mga ganun. Alam mo kasi pwede na kasi tayo ngayong gumawa ng mga ganyan scripted na para at least pag-usapan, yung mga ganyan, 'di ba? Para at least hindi kayo para sabihin ng tao, ay, lagi nakapokus, di ba, yung mga gano'n. Ay, eto, cheese trending, ganito, ganyan, gano'n. So, yun po siguro ang dahilan. So, pero, hindi po natin nakakasiguro kung gano'n talaga. Pero sa akin, yun lang ang basa ko, no. Sa isang banda, ang lesson dito, guys, no, dapat po, kung totoo man na ginawa yun ni Vice Ganda at dahil lang para mag-trending, eh, alam tayo magagawa. Yun ang eksena nila, eh. So, pero kung hindi naman po yung totoo at makatotohanan yung pangyayari at hindi scripted, sa isang banda, mali pa rin din si Vice. Kasi because of very yung talkative, yung pagsasalita ng gano'n, so medyo preno-preno lang din, di ba? Nakakasama. Ika nga, pag-isipan ng maigi. Pag-isipan ng maigi, bawat bigkas ng salita, kung medyo makakasakit, di ba? Yung mga gano'n. So although yung deliver niya, pero ando dun na na-deliver niya na marami na nag-bust, eh. Diba? So, yun po yun. So, hanggang sa muli guys, yun lang naman ang ating pinag-uusapan about Vice Ganda at sa Showtime na posible ba na magkaroon sila ng tinatawag na restricted warning, no, dahil sa ginawa ni Vice o sa pangyayari na yon, posible po ba? Yan po ang tanong at abangan po natin ang mangyayari kung magkakaroon po sila ng restricted warning or siguro lilipas din to at pag lumipas na ito at kinakausap naman ni Vice Ganda si Christine at saka si Axel, so kung totoo nga nang hinala ng iba na parang eksena lang to, scripted lang to, so kayo na mag-judge, so kayo na bahala at malalaman din natin ang katotohanan sa bandang muli. Okay guys, so hanggang sa muli guys, ito ang inyong osisera at uusisain pa rin natin ang mga pangyayari na dapat nating usisain. Okay guys, maraming salamat at God bless. Thank you.